Okay. Sige, ganito. May tanong ako sa inyong lahat, mga kawerpa. Ito, konting katuwaan lang naman. No? Para sa inyong lahat. Okay. Ano ba ang tinatawag na nipple? Bastos mo naman, sir. Kami ng estudyante, no? Bastos mo naman, sir, nipple. Ano ba ang nipple? Eh, yung ano, yun na yun. In Tagalog, niple, di ba? Niple, Tagalog, no? Di ba, kabergor? Okay. Yeah. Ano ba ang nipple? Okay. Ba, ginugel ko yung partner, ha? Dati hindi ko alam yun, sa totoo lang, ha? Ginugel ko. Naku, sensor ang lumabas, partner. Pakita kaya natin sa kanila, partner, yung mismo simulation natin. Ah, wag na lang, wag na. Yaan mo na. baka mapasara tayo ni YouTube. No? So, pag sinabing nipple, ba, ginawa ko. Kasi pag nipple lang, as is na nipple, iba makikita mo pag ginugel mo. No? Pero nilagyan ko sa unahan ng electric para ano, electric nipple. Ah, yun na. Okay. Ano ba yung tinatawag na nipple sa electrical? O ang tawag ng mga electrician natin ay nipple. Ito po. Kasi lumabas na po ito sa board exam. Ang nipple po ay yung 24 inches or less. A length of conduit or tubing measuring 24 inches or less is considered a nipple. Nipple. No? Saan ginagamit? Madami. At alam nyo mga application, nakita nyo na rin yung ilan sa mga application niya. Sandali, ito lumabas sa board. May conduit fill yan, ha? 60% ng kanyang total area. Ano ibig sabihin? Kasi bawat conduit, merong mga ano yan. Parang na-discuss ko na to before, no? Pero para sa mga first-timer, maximum 60%. Ibig kong sabihin, no? Etong ano, kung ito yung mismong wire mo, dapat ang nakokonduit fill niya ng wire mo, no? Etong matitirang ano, area, hangin na lang yan. Kung ito yung conduit, alimbawa, kung meron kang dalawa pang wire dito, ang nako-consume niya, ang nao-occupy niyang space ay 60%. Maximum na yon, maximum. Ibig sabihin, meron ka natirang 40%. Ano ibig sabihin ng 40%? The 40% is what we call allotted for ventilation. No? Nalala ko yung isa kong field partner, kasi master plumber, no? Kasi master plumber din ako. So, ventilation. Ibig sabihin, para magkaroon ka ng air passage, yung hangin. Tandaan niyo, pag dinaloy yan ng kuryente, umiinit eh, di ba? Ang conductor, pati conduit, umiinit yan. No? So, para maganda ang flow ng kuryente mo, mas high efficient pagka meron kang allowed, no? Pag sinunod mo tong conduit fill. Ibig sabihin, hindi mo basta pupunuin yung mga tubo mo. No? So, ganun po yan. Okay? So, here are some applications. Kung may disconnecting means ka, may wireway ka dito. Andito, meron ka ditong nipple. Maximum yan, 2 feet, ha? 24 inches. Tandaan nyo na yan, ha? Lumabas yan sa board. Paulit-ulit yan. Tapos, dito naman, 2.5 inch. No? Meron ka distribution panel board naman dito kasi ito yung service mo, yung main. O may wireway ka. Ito, nipple, nipple, nipple. Ano pa? Ito, di ba, familiar naman kayo dito sa mga apartment, may mga metro. So, bawat apartment, may mga disconnecting means yan. So, nipple, nipple, nipple. Okay? So, ganun po yan. Ganun din po dito. Kung may apartment ka ulit, may disconnecting means ka dito, may nipple, nipple, nipple dito. May nipple din dito sa taas. Okay? Daming nipple, di ba? That's it, mga kawerma. No? Ayan, no? Parang feeling ko, kulang na kulang. Parang ang dami ko pang gustong i-inject, kaya lang wala na po tayong time, no? Hanggang dito na lang po ang ating mentoring kasi meron pa tayong isang portion, ano? Okay? So, okay, salamat po sa Panginoon, sa inyo pong lahat, no? Pero hindi pa po tayo tapos, ha, mga kawerpa. So, that's it for our mentoring discussion. Thank you. Thanks be to God.